Sa kasalukuyan, may dalawang medalyang nasa pangalan ng National Team Volleyball Player na si Jovelyn Gonzaga mula sa mga nilahukan niyang Major Beach Volleyball Competition. Habang isa naman mula sa indoor event. Dahil dito, panahon na nga ba para mas tutukan ni Gonzaga ang beach volleyball? Narito ang ulat ni Kay Asuncion. Ikinamangha ni National Beach Volleyball Team Manager Rosemary Procina ang malaking adjustment ni Jovelyn Gonzaga sa pagkapanalo nila ni Cherry and Cici Rondina sa Volleyball Beach Pro Tour Futures na ginanap sa Subic, Zambales. Bago maglaro sa naturang International Beach Volleyball Tournament, galing pa ang 5'8 Ilongga na si Gonzaga sa Premier Volleyball League Reinforced Conference bilang team captain ng Philippine Army Lady Troopers. Matapos ang kanilang elimination round exit, nagkaroon pa umano si Gonzaga ng lagnat bago sumabak sa 10-day intensive training para naman maglaro sa nasabing beach volleyball game. Si Job, hindi yung katawan niya kung i-compare sa mga beach volleyball players natin. Ang layo pa, di ba? Pero alam mo yon, yung age pa, tapos yung training na hindi ka nag-train for 1 month, 2 months, mga ganon. Pero yung performance niya, super, super talaga. As in, above level talaga. Yung sobrang na-amaze ka kasi nakakadepensa siya na kung tutuusin, mahirap depensa. Alam mo yung mga ganong bagay na, oh, la, nagulat ko, la, grabe si Job, oh. Sa kasalukuyan, may 12 individual awards nang nakakabit sa pangalan ng military volleyball mula sa indoor games. Pero ani Procina, higit pa sa mga ito ang nakukuha ni Gonzaga pagdating sa beach volleyball. Talagang meron kang medalya dito sa beach volleyball kasi ang tagaya naglaro ng indoor, wala siyang medal. Naglaro siya sa Australia, nag-champion sila sa challenger na. So itong SEA Games, nag-bronze sila. Tapos ngayon, champion sila sa World Pro Tour Futures, di ba? Sabi namin nga, eh, diyan ka na, dito ka na ha, dito ka na. Si Gonzaga ang pumalit sa injured na si Bernadette Pons bilang kapareho ni Rondina sa naturang World Pro Tour League sa Subic. Kay Asuncion, PTV Sports.